Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my channel. At tingin ko napanood nyo na itong balita na to na ating pag-uusapan. Hindi ko na po ipa-flash yung video. Hindi ko na rin ipe-play yung video kasi po yun po ay galing doon sa kilalang network na nang ka-copyright po o nang ba-block po o nang re-report po ng channel. So hindi ko na po ipa-flash dito at baka tayo po'y madali. So ito po ay balita patungkol doon sa CCTV na inilabas. Na makakapagpatunay daw doon sa pagkakasangkot ni Yusek Bantag tungkol doon sa pagpapatay doon kay Kaper Silapi. Kaya lang po, yung pong CCTV na inilabas, puro video lang. Walang audio. So eto, tanong natin, paano tatanggapin ng korte ang isang ebidensya na video lamang? At sabi nga po, ay ito daw po ay, kumbaga, itong video na ito ng CCTV ay makakapagpatunay doon sa mga sinumpang salaysay ng apat na gang leader na nakipag-meeting doon kay Zulweta. Ang tanong, narinig po ba doon sa CCTV na pinapapatay ni Yusek Bantag itong si Kaper Silapid? Hindi po. So nakakapagtaka lang, paano madidiin dahil sa CCTV etong si Yusek Bantag? Baka si Zulweta madidiin kasi siya nakipag-meeting doon. Nakita yung nakapayong pa. O baka siya. Siya ang madidiin doon. Pero yung katulad niyan si Yusek Bantag, paano madidiin doon sa video ng isang CCTV? Tatanggapin ba yan ng korte? Nakakadismaya lang na pati mga network, pati mga mga nagbabalita po, masyado nilang hinahype, masyado nilang hinahighlight yung pagkakadin dito kay Yusek Bantag. Kahit na, sabi nga ni Secretary Panelo, nasaan yung link? Kahit na mag-meeting pa ng 1,000,000 beses sa loob ng 1 buwan, etong apat na gang leader at si Zulweta, kung wala naman doon si Bantag at walang audio yung kanilang CCTV, paano po malalaman na may connection etong si Bantag dyan sa pagkakapatay dito kay Kaper Silapid? Yun yung hindi katanggap-tanggap eh. Dinidiin si Yusek Bantag, diin ng diin. Talagang grabe ang pagkakadiin nila, pero wala namang sapat na ebidensya at puro bunga nga lang ng mga witness kuno. Paano? Yun ang tanong. Paano madidiin ang isang Yusek Bantag kung wala kayong solidong ebidensya? Na totoo lang, magkaroon lang ng solid na ebidensya like video na nagsasalita mismo si Yusek Bantag. Sinasabi niya, tumban nyo na yan, si Percy Lapid. Kahit ako, baka magbago isip ko eh. Baka maisip ko, ay mali pala yung tinatapik ko, mali pala. May kasalanan pala talaga si Yusek Bantag. Meron pala talaga siyang partisipasyon. Katulad niyan. Sinabi na nitong si Yusek Bantag, hindi lahat ng sasakyan na pinakita ni Kaper Silapid kanya. At ang nagvideo daw dun sa may harapan ng bahay niya na yon, hindi daw si Kaper Silapid kundi isang grupo o tao, hindi natin na sure kung ano yan, kung kasi yung sasakyan daw, dalawang unidentified cars ang pumasok daw dun sa subdivision nila. At yun nga daw pong nag-video na yun ay hindi daw po si Kaper Silapid, kundi tao, grupo na merong connection dito kay Secretary Boying Remulla. Paano ngayon yan? Nailabas yung video. Baka ito katulad niyan. Binidyo yung lugar ni Bantag
Tapos pinabanatan kay Kaper si Lapid. Ayoy! Nung pinabanatan kay Kaper si Lapid, pinapatay si Kaper si Lapid. Amo! Kasi maaaring video na yon, sa totoo lang, yun talaga yung naging mitya ng buhay ni Kaper si Lapid. Pero yung video na yon, kahit sino kumuha nun, pinahamak lang nila si Kaper si Lapid. At yung video na yon, kaya po yung binidyo, kasi nga po para galitin etong si Yusek Bantag. Kahit na wala naman siyang galit. Ayoy! Sa tingin ko nga, mas nagagalit pa ngayon si Yusek Bantag kesa dun sa mga unang labas ng video ni Kaper si Lapid. Dun sa interview sa kanya sa SMN9, nagpipigil lang siya na magmure. Mukhang gigil na gigil na eh. Kitang-kita yung gigil ni Yusek Bantag dun sa interview na yun. Kaya eto, dito sa dito sa pangyayari na ito, napaka-komplikado po lalo ng pangyayari dahil pinagbibitiw nga nitong si Yusek Bantag si Secretary Remulla. Binintangan din ni Yusek Bantag itong si Secretary Remulla na gumagamit daw ng pinagbabawal na Mary Jane. Ayoy! Maganda sana yung tinatakbo ng istorye. Kaya lang, anong nangyari? Nagsalita si Secretary Remulla. Ngayon, tingin ko na trigger itong si Yusek Bantag dahil sa mga sinabi niya kahapon sa mga balita, panawagan na sumuko siya, na sinasabing harapin yung kaso. Kaya na trigger itong si Yusek Bantag at lumabas at nagpa-interview din po. Ayoy! Nangyayari, sagutan sa social media, nananawagan si Secretary Remulla na sana daw itong si Yusek Bantag ay lumabas sa social media, puro doon daw nagpapa-interview. Doon daw magpa-interview sa korte. O harapin yung kaso, di ba? Parang ganun yata yung sinabi ni Secretary Remulla. Kung tunay daw na sumusunod sa batas. At ginagalang daw yung proseso ng ating batas. Kaya lang nga po, nakalimutan nila na itong si Yusek Bantag, wala pa rin naman po itong warrant of arrest. Ayoy! Kaya abangan po natin ang mga susunod pa na istorya, balita sa kaso ng pagkakapatay dito kay Kaper si Lapid dahil marami pa po tayong matutuklasan dito na itinatago ng bawat isa. Ayoy! Pag ganito pong ito po ang mahirap sa social media, labasan ng baho eh. Ayoy! Katulad niyan, binanata ni Secretary Remulla si Bantag, gumanting ngayon si Bantag. Amo! Yan, kayo na lang po ang bahalang humusga dyan kung ano ba ang tama at mali dahil malalaki na po kayo. So, salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat, nasa mang panig kayo ng mundo. Mag-ingat po kayo, mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Bye-bye po. Come on.